Magandang umaga po mga kapatid. Welcome po sa ating daily devotions. Ang ating pong pagbubulay-bulay ngayon ay mula po sa aklat ng Mahal Ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas ni Pastor Joey Umali. At ang title po ng ating pagbubulay-bulay ngayon umaga ay Ang Kapangyarihan ng Panalangin. Mula po sa at ang ating pong teksto ay mula po sa Unang Juan, Kabanata 5, Talata 14 hanggang 15. At nasasabi, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kaniyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat inihiling natin sa Kanya. Tayo ay nabubuhay sa isang power-hungry generation. Lahat ay ginagawa upang magkamit ng kapangyarihan sa pag-aakalang ito ang titiyak sa isang makabuluhan at matagumpay na buhay. Ang pinagmumulan ng tunay na kapangyarihan, ang panalangin, ay tila nakakalimutan ng marami dahil sa iba't ibang kapangyarihang inaalok ng kasanlibutan. Sabi nga ng French writer na si Francois Fenelon, of all the duties enjoyed by Christianity, none is more essential and yet more neglected than prayer. Pangunahing tema ng Biblia ang kapangyarihan ng panalangin. Sa lumang tipan, lumuha sa Panginoon ang mga Israelita sa pamamagitan ng panalangin. Laging kumikilos ang Diyos para sa kanilang kapakanan sa kabila ng kanilang mga kasalanan at pagkukulang. Sa bagong tipan naman, binibigyang halaga ng mga katuruan ni Jesus at mga apostol ang walang limitasyong posibilidad ng panalangin. Sabi nga ni E.M. Bounds, prayer can do anything that God can do. Biruin mo, dahil sa panalangin, magagawa natin ang magagawa ng Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin, nararating natin ang hindi lamang ang buong mundo, kundi ang buong sansinukob. Ikinwento kay Euros, isang astrophysicist, through prayer, we can cross the space-time manifold of the cosmos and converse with God in this extra-dimensional realm. Because prayer is extra-dimensional in its reach, it must be considered the most powerful capacity God has made available to us in our current dimensional context. Ayon nga sa ating talata ngayong sa pagbubulay, dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus, maaari nating angkinin ang mga sumusunod. Hindi tayo mag-aatubiling lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Binigyan ng Diyos ang tao ng kapamahalaan sa lahat ng kanyang nilikha. Ngunit dahil sa kasalanan, napasa ilalim ng pamumuno ng Diablo ang sanlibutan. Sabi nga sa Unang Juan, Kabanata 5, Talata 19, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Ngunit sa sandaling manalangin tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus, ibinabalik sa atin ng Diyos ang kapangyarihan ng kapamahalaan sa naipinagkaloob sa panahon ng paglikha. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, nakalalapit tayo sa Diyos bilang kanyang mga anak. What a wonderful privilege, di ba? Ikalawa, may kakayahan at kahandaan ng Diyos na ipagkaloob ang anumang hilingin natin. Importanteng magkasama ang kakayahan at kahandaan. Halimbawa, kung malaki ang pangangailangan mo sa pera, hindi ka matutulungan ng isang kaibigan, bagamat handa siyang tumulong kung wala naman siyang pera.
Hindi ka rin maaaring lumapit sa isang taong may kakayanan ng tumulong, ngunit hindi mo naman kakilala. Nasa kanya ang kakayahan, ngunit wala namang kahandaan. Kayang ibigay sa atin ng Diyos ang higit sa maari nating hilingin o isipin. At hindi lamang iyon handa at hindi lamang iyon. Handa niyang ibigay ang hinihingi natin dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. May mga pagkakataon na hindi pinagkakaloob ng Diyos ang ating kahilingan sapagkat ang hinihingi natin ay alisin ang sintomas ng sakit. Gayong handa naman niyang alisin ang pinagmumula ng sakit. May isang lalaki na laging nananalangin na alisin ang mga sapot sa kanyang buhay. Nang ipinanalangin siya ng isang pastor, ang sabi, Panginoon, patayin niyo na po ang mga gagambang lumilika ng sapot sa buhay ng kapatid na ito. At ang ikatlo, kapag hiningi natin ang namatupad ang kalooban ng Diyos, iyon ang pinakamabuting maaaring mangyari sa atin. Sabi nga sa teksto, ibibigay ng Diyos ang anumang hingin natin nang naaayon sa kaniyang kalooban. Tiyak na iyon, ang mahalagay hanapin ang kalooban ng Diyos. Hindi ito madaling gawin. Upang malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kinakailangan tayong magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. At para mapalapit tayo sa Diyos, kailangan tayong mag-google ng mahabang panahon upang siya'y lubos na makilala. Pananalangin, pagbubulay-bulay sa Kanyang salita, at pakikinig sa Kaniyang sinasabi. Intimacy with God must be a lifestyle, ika nga. Sa kabilang dako, maaari ring hadlangan ng tao ang kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na tayo'y mabigo. Ngunit may mga pagkakataon na tayo nabibigo dahil sa kagagawan at kasakiman ng iba. Pero kung nananatili ang pagtitiwala natin sa Diyos, handa siyang magkaloob ng higit kaysa sa mga bagay na nawala sa atin. Alam mo bang ang marubdob na panalangin ay maaaring magpabago sa plano ng Diyos? Plano ng Diyos na gunawi ng Nineveh. Ngunit dahil sa panalangin ng pagsisisi ng mga tao, ay hindi itinuloy ng Diyos. Matapos na sabihin ni Isaias kay Ezekias na ayon kay Yahweh, hindi na siya gagaling at malapit ng mamatay. Nanalangin siya ng mataimtim at binago ni Yahweh ang kanyang plano. Nabuhay pa siya ng 15 taon. Sabi nga ng isang teologya na si Karl Barth, prayer exerts an influence upon God's action. Sabi rin ni Bill Hybels, upang maranasan natin ang kapangyarihan ng panalangin, kailangang ipanalangin natin ang mga sumusunod. Una, search me. Maging bukas tayo sa Diyos. Ikumpisal natin ang lahat ng ating mga tagong kasalanan. Pangalawa, break me. Hayaan natin ang Diyos na wasakin ang lahat sa ating pagkatao na hindi naaayon sa kaniyang wangis. Ikatlo, stretch me. Kung nais nating lumagos sa ating pananampalataya, hilingin natin sa Diyos na tayo'y banatin. Hayaang dumaan sa mga apoy ng pagsubok na magpapadalisay sa ating pananampalataya. Ika-apat, lead me. Idalangin natin sa Diyos na gawin niya ang gusto niyang gawin sa atin. Dali niya tayo sa gusto niyang pagdalan sa atin. At ang huli, ikalima, use me. Gawin nating available ang ating sarili upang maipadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa iba sa pamamigitan natin. Kapag tayo'y handang sumunod, mangyayari ang mga himala, maaabot natin ang ating mga pangarap, at mapapasakamay natin ng tagumpay.
Bilang pagbubulay-bulay po, mayroon po akong iiwang dalawang katanungan para sa ating lahat, para sa ating pagbubulay-bulay sa araw na ito. Unang katanungan po ay ito. Sa pananalangin mo ba'y may kapangyarihan o ang pananalangin mo ba ay may kapangyarihan o parang para lang isang ritual na nakaugalian mo nang gawin? May nararamdaman ka bang init sa tuwing ikaw ay mananalangin? Tayo pong lahat ay manalangin. O aming Panginoon, binubukas po namin ang aming mga sarili sa tuwing lalapit po kami sa inyo. Siyasatin mo po ang aming mga pinakatagong bahagi ng aming puso upang maayag sa iyo ang buo naming pagkatao. Linisin mo po kami at pagindapatin mo ang aming pagsunod at pagtugon sa iyong banal na kalooban. Kami po, Panginoon, ay patuloy na umaasa at nagtitiwala na kayo po, Panginoon, ang patuloy na siyang gagabay sa amin at mangunguna sa pagbibigay namin ng kaluwalhatian sa iyong banal at dakilang pangalan. Panginoon, kayo po ang aming Diyos na tapat, tapat magpakailanman, tapat sa iyong pangakong hindi niyo kami pababayaan, ni kalilimutan man lang. Patuloy po kami sa iyo ay lumalapit upang kami po ay inyong patnubayan at gabayan sa lahat na sa mga darating pang araw ng aming buhay. Patuloy kami sa iyo ay lumalapit at nananalangin na kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy na maghari sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay aming pong ipinanalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Purihin ka, Panginoon. Magandang araw, mga kapatid. Pagpalain nawa niya tayo at patnubayan. Salamat po.